saan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan mo ang kalooban naming pinababanal ng kusa naming pagpapakasakit para sa pagbabagong buhay. Paunlakan mong pakinggan ang aming mga kahilingan, pakundangan sa pagbubunsod mong ikaw ay aming paglilingkuran. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nabucodonosor, Sadrak, Mesak at Abednego, totoo bang hindi kayo sumasamba sa rebultong ipinagawa ko? Tanong ng hari, iniuutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong rebulto. Sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tignan ko lang kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo. Sinabi ni Sadrak, Mesak, Abednego, Mahal na Hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa mga bagay na ito. Gawin ninyo iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong ipinagawa ninyo. Namula si Haring Nabucodonosor sa tindi ng galit kina Sadrak, Mesak at Abednego. Kaya iniutos niyang painitin makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya sa pinakamalalakas niyang tauhan na gapusin sina Sadrak, Mesak at Abednego at ihagis sa apoy. Walang ano-ano na palundag si Haring Nabucodonosor. Pamanghang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, hindi ba tatlo lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila.
Bakit apat ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yaong isa ang tingin ko'y Diyos. Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Sadrak, Mesak at Abednego. Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na nananalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin ang at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang dagat ng mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat, salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag, sa tiyagay aning ganap. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailanmay di kami
na alipin ninuman. Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat na nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambayanan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kung kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakikita sa aking ama, ginagawa naman ninyo ang inyong naririnig sa inyong ama. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa, ani Jesus. Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin, gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas, tugon nila. Ang Diyos ang aming ama. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Minabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan natin, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng ating banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Patuloy tayong naglalakbay, papalapit ng papalapit ang mga mahal na araw. At dito makikita natin na isa sa dahilan kung bakit inusig, hinuli, pinahirapan at pinatay si Jesus sa Sareno ay dahil hindi lamang ayaw siya ng kanyang mga kaaway. Hindi lamang dahil tahasan siyang tinanggihan ng ibang tao. Ngunit nakita din natin, lalo na sa Ebanghelyo ngayon, na may mga taong hindi siya lubos na nauunawaan. Hindi sila nagkakaintindihan, ika nga. Narinig natin kung paano sinabi ni Jesus na siya ang katotohanan at ang sinumang manalig sa kanya ay palalayain niya. Hindi naintindihan ng mga tao ang kalayaang pinagsasabi at tinutukoy ni Jesus sa Sareno. Kaya nga sinabi nila, malaya naman kami. Kami mga anak ni Abraham. Ngunit hindi nila maunawaan na mas malalim na kalayaan ang tinutukoy ni Jesus sa Sareno. Kalayaan mula sa kasalanan. Kalayaan mula sa kasamaan. At alam natin, mga kapatid, na ang mga taong nasasadlak sa kasalanan, hindi nila sukat akalain na sila ay naaalipin na ng kasalanan. Magpahanggang ngayon, ang mga taong pumipili ng kabaligtaran sa kalooban ng Diyos, ang mga taong pumipili ng kasalanan
pumipili ng masama, inaakala nila na sila ang mas malaya. At minsan kahit tayo na nagsusumikap, sumunod sa Diyos, tayo na nagsisumikap, tuparin ang kalooban ng Diyos, minsan tayo'y nag-aakala na tayo yung alipin. Aminin ho natin yun. Dumarating minsan ang pagkakataong pakiramdam natin, pag sumusunod tayo sa Diyos, parang tayo yung hindi malaya. Samantalang yung nakikita natin na sinusunod yung luho nila, yung damdamin nila, yung gusto nila, yun yung inaakala nating mas malaya. Halimbawa, nakita mo isang tao, nagalit siya, nanuntok siya, nakasakit siya, nagmura siya. At sinasabi niya, ginawa ko lang naman yung gusto ko. Ito ang nararamdaman ko. Galit ako. Di, mananapak ako. Samantalang ang iba sa atin, nagagalit ka pero nagtitimpi ka. Dahil alam mo, ang daan ni Jesus sa Sareno ay daan ng kapayapaan. Kaya hindi ka mananakit. Hindi ka magagalit. Hindi ka papayag sa karahasan. Kaya nga sa mundong ito, laging sinasabi, mas malaya kami, nagagawa namin ang gusto namin. Kung gusto namin ipalaglag yung bata, ipalalaglag namin. Kung gusto namin magpapatay, magpapapatay kami. Kung gusto namin mandaya, mandaraya kami. At ang pakiramdam nila, mas malaya sila kasi nagagawa nila ang gusto nila. Pero naisip paalala ni Jesus sa Sareno, ang tunay na malaya, hindi yung taong gusto yung nagagawa yung gusto niya, kung hindi ka yung taong nagagawa ang nararapat. Dahil ang taong ginagawa lang ang gusto niya, sa katunayan, siya yung mas alipin. Dahil hindi ka na malaya, gawin yung tama, sumusunod ka na lang sa damdamin mo. Sumusunod ka na lang sa uso. Sumusunod ka na lang sa mundo. Ito yung hindi maunawaan ng ibang mga tao. Kaya nga, tinakwil nila si Jesus Nazareno. Hindi nila maunawaan ng wika, ang pamamaraan ng Diyos. Mga kapatid, pwede rin pong dumating sa buhay natin yon. Hindi natin maunawaan ang pamamaraan ng Diyos. Hindi natin maunawaan ang oras ng Diyos. Hindi natin maunawaan ang katwiran ng Diyos. Minsan tayo tinutukso ng demonyo na pinaparamdam sa atin, tayo'y parang mga alipin. Samantalang sa totoo lang, ang nais sabihin ni Jesus ngayon sa atin, ang tunay na sumusunod, ang mas malaya. Hindi ka alipin ng galit mo, kaya kahit galit ka, hindi mo kailangan manakit. Hindi ka alipin ng kasakiman mo, kaya pag nangangailangan ka, pwede ka pa rin magbigay. Hindi ka alipin ng laman, kaya hindi dahil nakakaramdam ka ng ganito, gagawin mo na lang yung gusto mo. Kahit hindi ka gumalang sa kapwa mo, mas malaya tayo kung tayo'y sa Diyos. Kaya sa araw na ito, sa misang ito, mga kapatid, ito po yung ipagdasal natin na buksan natin patuloy ang puso natin para mas maintindihan natin ang Diyos. Opo, dumarating ang sandali, mahirap maintindihan ng Diyos. May sarili tayong plano, orasan, may sarili tayong sukatan,
Ngunit hayaan natin ipakilala lalo sa atin ni Jesus ang pamamaraan ng Ama upang sa gayoy hindi katulad ng mga tao sa Ebanghelyo ngayon na tinalikuran si Jesus. Tayo ay sumunod sa Kanya sapagkat si Jesus ang katotohanang magpapalaya sa atin. Kaya sa pagpatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kayo po ang katotohanan, kayo ang magpapalaya sa amin. Tulungan niyo po kaming maging bukas at mapagkumbaba, hindi maging alipin ng kasalanan, hindi maging alipin ng sarili naming damdamin at luho. Bagkos, mapagtanto namin na ang tunay na buhay ay nanggagaling sa iyo. Hindi alipin ang sumusunod sa iyo. Bagkos, tunay na malaya, katulad mo nang tinanggap mo ang krus ng kaligtasan. Kami rin nawa, maging tunay na malaya sa iyong biyaya. Amen. Nagsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang Diyos ang walang hanggang pinagmumula ng katotohanan, kalayaan at lakas. Hilingin natin sa Diyos na loobin niyang matamu natin at ng lahat ng tao ang kaganapang ninanais niya para sa atin. Ang ating tugon, Ama, gawin mo kaming ganap. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang lahat na naghahanap sa katotohanan, naway maging bukas at malaya ang isip sa minsan ni Jesus at ng kanyang simbahan, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang ating mga taimtim na gawain ngayong Kwaresma, naway makatulong upang palayain tayo sa pagkaalipin ng labis na pagpapahalaga sa sarili, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang ating pagkaabala sa materialismo na umiiral sa ating panahon, naway hindi makahadlang sa ating paghahanap sa buhay na mulang hanggan, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang mga may sakit, mga dukha, mga bilanggo, mga walang kaalaman, at lahat na nagdurusa, naway makatagpo ng paglaya mula sa mga pasanin nila sa buhay, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Tahimik nating idulog ang iba nating mga kahilingan. Butihing Ama, namatay ang anak upang makilala ng mga tao ang katotohanan at mamuhay ng ayon dito. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ama, aming hanto ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong
sukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Agsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maitalaga nawa namin sa iyo ang gagawing paghahain ng iyong ibinigay upang aming maialay din sa layunin aming sambahin ang ngalan mo, upang ang kagalingan namin ay makamtan mula sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon, sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ng mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Sa ating pagsisimba, ipagdasal natin, tunay tayong maging malaya at nararapat sa Diyos. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapal at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, alingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan, pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung kami naging matigas ang puso sa mga pagkakataon na akala namin ang pagsunod sa iyo ay hindi kalayaan. Patawad po kung hinaya naming kasalanan ang magpatakbo sa aming buhay. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang amin. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan. Mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo.
at isubo sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, alabasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin kami iyong binibigyan ng kagalingan dulot ng aming pinagsaluhan. Ito naway umampat sa masasama naming hilig upang lalong tumibay ang kalooban mo sa aming pagkatig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta at tulong sa ating simbahan sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nasalanta
at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay hindi lamang sa dasal, kundi lalo't nakikita sa ating pagmamahal at pagmamalasakit sa ating kapwa. Ating tandaan, ang tunay na kalayaan ay matatagpuan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, katulad ng ipinakita ni Jesus Nazareno, sapagkat sa Diyos lamang matatagpuan ang katotohanan at kalayaan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tumayo kayong taglay, ang kalayaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati